nagkabraso, tapos si Tatang Jo. Ngayon kita ko sa inyo, ako may mag-i-explain nung ginawa nating pang-explain katulad nito nung nakaraan na ginagawa natin, at kung paano nagawa. Kung hindi nyo napanood, pwede nyo pumunta ka doon sa Tatang Jo TV at tingnan mo kung ano yung paraan ng paggawa para makagawa kayo, kaya kailangan din ninyo. Ito, i-explain ko to siya sa aking mga halaman na mayroong mga hayop. Katulad nito. Ito yung sinasabi ko na lipstick na halaman, oh. May mga hayop. Langgam, guyam, iba pa. Eksprihan ko yan. Titingnan natin kung anong mangyari sa kanila. Si kita niyo yan kung anong mangyari. Hanggang puno. Ayan. Ano nangyari? Nakita niya? Ang iba, hindi na makagalaw. Tumitikas ng iba. Namamatay na siya. Yung iba, malakas ang loob. Nakagapang pa siya. Yun yung pang-screen na binanggit ko sa inyo na ginagawa ko. At kung paano, kung napanood niyo, kung hindi, panoorin niyo doon sa Tatang Jo TV at makita niyo kung anong paraan. At ito, pwede po inyo sa mga maisan, palay. Kaya, titimpla lang niyo doon sa sprayer o yung mga ginagawa. Pwede ito sa palay kasi ito ay pang ano lang, mga herbal mga panglason sa mga hayop sa ating mga halaman. Ito pa. Mayroon pang halaman dito, lipstick. Sprihan mo rin yan, yung mga halaman natago sa doon sa mga tibot sila paglayas, Anong nangyari sa kanila? Tingnan mo ninyo mga kabraso. Ang iba, nasibot sila paglayas. Tapos ang iba, hindi na sila makalayas, patay na sila. Kasi sa halang ba naman at iba-ibang mga sangkap na ating ginawa para panglason sa mga hayop dyan sa ating halaman. Maging sa inyong tanim na mga mais, palay, pwede ito. Lahat ng mga halaman nating tinanim. Kita mo, nangahulog na yung iba. Hindi na sila makagapang. Matay na. Kasi sa halang ba naman, iba pang mga sangkap na ginawa natin. Mayroon din kami halaman, katulad nitong halaman na tinan mo, nakita mo, pink. Halaman, napakagandang halaman. Pero alam niyo, pag nagtanim ka ng halaman ito, huwag niyong asahan na ang bulaklak uli nito ay pink. At yung misis ko nagtanim ng pink, nakakuha siya ng halaman ito doon sa labas, doon sa daan, itinanim niya dito. Pero nung tumubo na siya, yung namulaklak na uli, ganito, pakita pa sa inyo. Dilaw na. Mamulaklak kanina, buhay na buhay ang mulaklak. Iba na siya. Iba na siya. Kaya, dami siyang
Marami akong mga tanong ito. May mapi ako. Meron akong panda kaki. At meron din akong ito, parang pinatanim ko. Parang anako. Pero hindi naman anako yan. At ito, kita ko sa inyo ito. Ping. Pero maaring tatlong klase siyang bulaklak. Pag tinanim mo pink, maaari siyang lumitaw at bumulaklak ay dilaw o kaya red. At ito naman yung pinakita ko sa inyo natin na bulak, yung Eugenia. O ngayon ay nagbago na siya ng dahon. Pero ito siya ng red Eugenia. Yung pinakita ko sa inyo ng karaan. Diba? Yan yung mga halaman ko dito sa labas. At yung balikan ko yung ating eksperihan kanina ng mga hayop, wala na, patay na yun. Ibig sabihin, epektibo yung ating ginawa pang patay o pang puksa o pang palayas ng mga hayop sa ating halaman. Ito halaman din namin dito sa labas. Dito kanina eksperihan ko ito. Ito may mga dumulay dito. Eksperihan natin yan. Ngayon lang mga kabras, ating pinakita sa inyo tungkol dun sa ating ginagawang pangpapuksa doon sa ating mga tanim na nagkaroon ng mga hayop. At ayun lang mga kabraso, at huwag niyong kalimutan na subscribe sa kay Tatang Jo TV at marami kayong matutuhan at malaman nyo doon. Bye bye! Oh, 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 oh